Okay, bali. Share ko lang yung experience ko sa nung bumili ako ng Birkenstock. Yung una kong binili is Madrid. Since sabi sa akin ng sales lady before, nung nabili ako, mas bagay daw yung Madrid sa akin. So, yun nga, bumili ako ng Madrid. Wala naman ako naging problema. Matibay siya. Tapos yun nga, matagal na yun. Matagal na bali yun. After nun, so yun nga, nagkatrabaho. Since nag-working na ako, bumili ulit ako ng Birkenstock ulit kasi okay siya. I mean, maganda siya sa, I mean, comfortable siya. So ito nga yung binili ko. Sabi ko bibiling ko naman yung Arizona since matibay nga daw siya. Mas sabi nila, mas matibay daw yung Arizona. Siguro dahil mas malaki yung straps niya. So ang binili ko, hindi ko pa alam dati na meron siyang like two types ng yung, I mean yung lapad niya. So ito yung narrow, may tinatawag na narrow, yung shape niya ganito. And then yung regular naman is ganito. So since ito yung una kong binili, experience ko dito nung una, hindi ko akalain na ano pala siya, kailangan mong i-break in pa. Not unlike nung nag-Madrid ako, parang wala man ako na-experience na nanakit sa pa ako. So, yun nga, nung ginamit ko siya, ginagamit ko lang siya pag aalis kami. Ito yung una kong binili. After nun, nag-try ako mag-soft foot bed. Ito. Yun nga, at first dito talaga parang nagtaka ako, ang hirap. I mean, nagtaka ako, ang sakit sa paa. Talagang nagka-blisters talaga ako. Ilang beses ko na kapag, since ginagamit ko lang siya pag-aalis, hindi ko akalain na kapag malimit siya naglalakad, hindi ko alam na kailangan mo pala siyang i-break in pa. So yun nga, ilang beses ako nagka-blisters nun. Ang hirap, sabi ko, ganito ba talaga yung Birkenstocks? Sabi ko na, ang mahal-mahal, pero ang sakit sa pa, ang sakit talaga. So hindi ko pa alam nun yung break-in period. So yun nga, as time goes by, parang bihili ako na lang siyang isuot. Yun nga, nag-try ako nung nakita ko ito, which is ito sa mall ko kasi ito binili. So ito binili ko sa Laura, which is almost naka 50% off siya. So napaka good deal. So tinry kong bumili ng soft footbed. Dito talaga, kung first time yung bibili at ayaw nyo na masaktan, kasi ito, masabi ko na okay na sa akin ngayon since ginagamit ko na siya nitong nag-pandemic sa bahay. Everyday ko na siya ginagamit. Parang ginawa ko na siyang pambahay. Okay, parang masasabi ko na nagiging okay na siya. Hindi na siya kagaya before. Pero kung first time nyo bumili, mas maganda para sa akin, ayaw nyo na masaktan yung magka-blisters. Soft foot bed yung bilhin nyo. Aside from that, yun yan, doon ko rin na realize na meron din pala silang narrow footbed saka yung regular footbed. Okay, ganito nga yung walang shade yung footprint niya. Ayan. So sabi ko okay pala siya. Sabi ko okay yung regular footbed, saka mas masasabi ko pala na mas okay sa akin yung regular footbed. So make sure din sa mga unang bibili na tingnan nyo kung ano talaga yung mas tingin yung mas, kasi para sa akin ma-advise ko lang is kung tingin nyo malapad yung paa nyo, mag regular footbed kayo. Pero kung kasi ako tingin ko sa paa ko talaga malapad, pero hindi ko nga alam na meron palang narrow and regular footbed. So, yun nga, nung nagganto ako, nag-regular footbed ako, talagang parang wala lang. Wala akong masabi na parang mas okay sa akin yung regular footbed. Hindi nagka
Hindi ako nagkaka-blister dahil siguro nga soft foot bed. Pero yun nga, kung bibili kayo, kung ako lang, kung first time nyo, at ayun nga, hindi kayo hindi nyo gusto yung soft foot bed or hindi nyo pipili yung soft foot bed, I'd rather choose yung regular size na foot bed, yung malapad. Hindi naman siya ganun kalapad. Ganun siya. Malapad lang siya ng konti. Sabihin natin mas malapad-lapad compared dito. So, yun lang. Yun lang advice ko sa mga bibili ng Birkenstocks sa mga una. Kasi hindi din naman siya biro. Hindi siya mura. Pero kung yun nga, advice ko rin sa mga bibili. Siguro mas much better kung bumili na kayo sa online. Ito kasi nabili ko na napaka-good steal talaga. Nabili ko sa Laura. Yan lang.